Republic of the Philippines. Sa kauna-unahang pagkakataon, bibisita ang isang pangulo ng Pilipinas sa mga bansang Israel at Jordan. Sa September 2 hanggang 5, biyahing Israel si Pangulong Duterte, sa Jordan naman siya mula September 6 hanggang 8. Noong isang taon pa raw, inimbitahan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Pangulo at ngayon taon naman siya inimbitahan ng Hari ng Jordan na si His Majesty King Abdullah II. Wala pang inilabas sa listahan ang Department of Foreign Affairs o DFA kung sino-sino ang mga kasama sa biyahe. Pero ang Pangulo na nagsabi na kasama niya ang mga paritirong general. Ang biyahe raw ay regalo para sa serbisyo nila sa bayan. Paliwanag gayon ng DFA, may magiging pulong naman ang mga ito sa kanilang mga counterpart at hindi ito junket. Regarding the visits, as he said, I think it was meant to be a gift. But actually they will also be exposed to to the latest developments pertaining to their areas of expertise. Dinaan na rin sa biro ng Pangulong alegasyon ni Magda Lopartalis Representative Gary Alejano na magpapagamot ang Pangulo sa Israel. Sabi ni Abella, pagpapabuti ng kapakanan ng mga OFW ang pangunahing pakay ng Pangulo. Ayon sa DFA, meron higit 28,000 na mga Pinoy sa Israel at higit 48,000 naman sa Jordan. Gusto raw ng Pangulo ng parehong kontrata para sa mga manggagawa roon tulad ng kontrata sa Kuwait at mababang placement fee para sa mga gusto magtrabaho sa Israel. In the future, we expect improvements in deployment procedures and the elimination of excessive placement fees imposed on Filipino workers bound for Israel. We also expect progress resulting from cooperation in the areas of science and agriculture. We also expect enhanced two-way trade and investments. Ang Israel at Jordan trip ni Duterte ang kanyang ikadalawampung biyahe sa labas ng bansa simula ng mahalal ito noong 2016. Ika-anim ito para sa taong ito. Sa datos ng GMA News Research, lagpas kalahating bilyon piso ang nagastos ng gobyerno sa 11 foreign trip ng Pangulo sa unang taon niya sa pwesto. Kasama riyan ang biyahe ni Duterte sa China, Russia, Peru at Middle East noong 2016 at 2017. Una nang sinabi ng Malacanang na mas malaki naman ang halaga ng mga investment at pledges na naiuwi ng Pangulo mula sa mga foreign trip kumpara sa nagastos sa mga ito. Base sa mga iniuulat ng Pangulo at ng Malacanang sa tuwing uuwi ang presidente, halos $60 billion ang investment at pledges na nakuha ng Pangulo sa kanyang mga biyahe mula 2016 hanggang 2018. Joseph Morong, GMA News.